si Muñoz, handa na nga bang talikuran ng showbiz para tuparin ang kanyang pangarap na maging isang piloto? Hello mga kachika! Narito na ang inyong update at chika mula sa La Chika. Malaki ang paniniwala ni Arce Muñoz na maaabot niya ang pangarap na maging isang piloto. Ani nga ni Arce Muñoz, hindi pa huli ang lahat para maabot ang pangarap. Sa isang Instagram post noon July 16, 2022, ibinahagi ni Arce ang isang video clip na unang araw niya sa kanyang pilot journey. Base sa video, makikitang sumasailalim siya sa isang simulation training sa actual na eroplano kasama ang kanyang pilot instructor. Base nga sa caption ni Arce Muñoz, "Everyone has oceans to fly if they have the heart to do it. Is it reckless? Maybe, but what do dreams know of boundaries?" By Amelia Earhart. Si Amelia Earhart ay ang legendary American aviation pioneer at kauna-unahang babaeng nakapagpalipad ng eroplano ng solo. Kaya pagdidiin pa ni Arce sa kanyang caption, "Be a woman who rises above the ground, breaking norms. Reach for your dreams and be whoever you want to be, because the sky is the limit. Feeling enthusiastic about my pilot journey." Nagpasalamat din si Arce sa aviation school na Top Flight Academy. Bago pa man pasukin ni Arce ang pagiging isang piloto, ay nauna na siyang pumasok sa Philippine Air Force bilang reservist. Sa ngayon ay isa siyang ganap na sarhento para sa Philippine Air Force Reserve Command matapos niyang makompleto ang Basic Citizen Military Training sa Clark Air Base, Pampanga noong Oktubre 2021. Hindi naman nakaligtas kay Arce Muñoz ang mga bashers ng mga reservist. Lingid man sa kaalaman ng nakararami, nag-training ng 6 na buwan itong si Arce Muñoz para maging isang ganap na Philippine Air Force reservist. Pagbabahagi nga ni Arce Muñoz sa isang interview, nag-training raw siya noong kasagsagan ng pandemya. Kaya naman mga panlalaki raw talaga ang kanyang naging training sa Maynila. Kwento nga ni Arce sa isang interview, anya, "Ako, nag-training ako. Actually, during the pandemic, so nag-start ako ng mga, of course, the marksmanship training. Lahat ng pwede kong gawin muna sa Maynila." Ayon pa kay Arce, ang iba raw ay nagtitake lamang ng 1 hanggang 2 buwan sa training, pero raw siya ay inabot siya ng 6 na buwan sa kanyang training para maging isang sarhento. Maraming kasamahan si Arce sa showbiz na reservist din. Nariyan sina JM Guzman, Rocco Nacino, Winwin Marquez, Ronnie Liang, Matteo Godicelli at marami pang iba. Hindi naman nakaligtas si Arce sa mga katanungan tungkol sa mga bashers. Naitanong kasi kay Arce kung ano raw ang masasabi niya tungkol sa social media bashing na natatanggap ng mga celebrity reservist. Ayon raw kasi sa ilang netizens, ay wala raw ginagawa ang mga reservist para makapaglingkod sa bayan. Sagot naman ni Arce Muñoz ay magkakaiba raw talaga ang mga opinyon ng mga tao. Anya,
People have different opinions about this. And for me, ito lang ang sa akin. Kung nakikita nyo, ito na yon. So ginagawa ko lang kung ano ang iniatas sa akin na responsibilidad bilang isang Air Force Reservist. Wala akong masasabi sa ngayon sa mga I think we are all doing our part. Siguro hindi lang sila masyadong nag-open up about it. Ayon pa kay RC, bilang artista, alam niya na may magagawa siya para mahikayat ang iba na maging reservist din. Para raw kay RC Muñoz, ang pagiging influencer daw ng mga artista ay malaki ang naitutulong upang mahikayat rin ang ibang tao na maging isang reservist. Ito raw ay isa sa kanya mga advokasya. Bukod rito ay talagang nais din daw niya na maging mandatory ang maging isang reservist. Ang training raw ng isang reservist ay hindi raw kasing intense nang sa mga sundalo, pero it a humbling experience for her. Pagpapatuloy pa ni RC ay gusto raw niya talaga ang kanyang ginagawa, lalo na ang maging isang tunay na reservist. Hindi man raw nga maikukumpara ang mga training niya sa mga totoong sundalo, ay natutuwa raw siya para sa kanyang sarili. Sabi nga ni RC Muñoz, gusto ko talaga na iba kasi we cannot compare kung ano yung training na pinagdaanan namin kumpara sa ating mga sundalo. I really cannot compare but proud ako sa kung ano mang itong na-achieve ko. Somehow, I got a taste of what they have to go through and it's just really humbling. And I want to share that experience sa mga kabataan natin ngayon. And I'm proud to say, whenever andun kami sa bundok and we are volunteer instructors, nakikita ko puro kabataan and they tell me, Ma'am, alam nyo ba ang daming kababaihan which is also part of what I want to achieve kaya ako nag-training bilang isang reservist sa Air Force. Sa ngayon nga ay kahit na may mga nakalinya siyang proyekto bilang artista, focus raw muna siya sa pagiging Air Force Reservist at sa kanyang pilot journey. Bukod sa pagiging reservist ni RC at pag-aaral bilang isang piloto, ay active rin si RC sa Best Friend ng Bayan Foundation. At yan ang chika mula sa La Chika. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito para lagi kang updated sa mga susunod na updates. Ako ang inyong kachika, La Chika!